أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Simula noon hanggang ngayon, isang naging layon, magkaisa at magbunlod, kagitingan ay marugtong. Tumayo tayo mula sa hamon ng nakaraan, niyakos ang panganib na humahan lang. Pinangako sa puso at paniniwala ang ginhawa para sa Ngayon, kamumapya para ngayon sa nakapang gobyerno ni Bang Samoro. Ito'y tumutukoy sa mga patakaran, gawin at proseso na ganap na naayon sa prinsipyo ng lubos sa pagtatalaga, debosyon, katapatan, justisya at integridad. Ngayon, kamumapya para ngayon sa nakapang gobyerno ni Bang Samoro. Tinihimok ang bawat nasasakupan na magsilbi ng patas at tapat na walang halong katiwalian. Road to Moral Governance! Layan ka ng mapya para ngayon ka ng kapang gobyerno ng Bang Samoro. Handog sa inyo mula sa tanggapan ni Bang Samoro Parliament Member Mohammad S. Yacob na naglalayong upang maipahatid ang tamang kaalaman tungkol sa pangangasiwa ng gobyernong Bang Samoro. Road to Moral Governance! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumu'ah mubarak kanulangon us kita no mga bangsa moro baginay sa sagunaban niya at timpo kanu programa tanu abinaduan sa legislative advocacy on the road to moral governance. Ito po ay regular po nating napapakinggan at na napapanood po
sa may office of the Member of the Parliament, Mohammad S. Yacob, bilang kanya pong tulong sa advocacy po ng ating mahal na Chief Minister, Honorable Ahud Balawag Ibrahim, patungkol po sa moral governance. Mga kabangsamuro natin, at nandito tayo muli sa programang ito, at nasa ika-episode 75 na po tayo ngayong araw ng Marso, no? Katapusan po ng Marso, Marso 31, 2022, at corresponding po sa buwan ng Hijri, no? Shaaban, na ika-29 ng Shaaban, 1443. At alhamdulillah, papalapit na rin, ngayon po ay magkakaroon po ng moon sighting ang inatasan ng Darul Ifta ng Bangsamoro, na kung saan ay magtitingin po sa buwan ngayon, no? Ngayong ngayong hapon, inshallah ta'ala, at pag nakikita ang buwan ay tayo po ay magpapasing na po sa araw na bukas, inshallah, no? Sa Sabado. At kung hindi naman ay magpapasting po tayo, no? Sa Sunday, no? Na coming Sunday, inshallah ta'ala. Kung kaya't mga kabangsamuro ay ang gusto po nating pag-uusapan ngayon, na dahil po gusto ng tanggapan ni MP Yacob na medyo makapokus po tayo ngayon sa Ramadan na to, kung kaya't as much as possible ay yung mga tatalakay natin na topic ngayon ay labas muna tayo doon sa mga ministries, mga offices ng BARMM, at iba pa pang mga tanggapan sa BARMM. At dito po tayo magpo-focus sa kung saan na Ramadan. Ngunit kahit papaano ay i-connect pa rin natin ang buwan na to doon po sa topic natin na programa natin na tinatawag natin na moral governance. Ako rin po ang inyong nakasanhaya na po since the start of this program, ang host nito, at ngayon po ay host and guest at the same time, no? So sana po ay magsama-sama tayo sa loob ng isang oras, na sa araw na to, inshallah. At kami po ay inihikayat din po namin ng lahat ng manunood, no, sa ngayon, at pwede kayong magbigay ng mga karagdagang mga impormasyon, no, sa quote, no, or pwedeng mag-comment, mag-like, and mag-share itong Office of MP Yacob na YouTube channel, ng Facebook page ng ating butihing Member of the Parliament, Dr. Yacob. Mga kabangsamuro, dahil ang programa natin sa loob ng buwan na to ay all about Ramadan, kung kaya't minabunitin natin na unang-una, ipa-first time na natin itong Friday na to, ng pag-uusapan po natin ay all about the essence of Ramadan in the realization of moral governance, sa mga kabangsamuro. At sana po ay yun po, samahan niyo po kami na talakayin itong topic na to. At inaasahan po sa topic na to ang maibabahagi ko sa atin lahat ay unang-una po ay konting understanding, yung bang kung paano natin na konting review po, na kung ano ba tong Ramadan na to, no? So yan po ay ibibigay ko po sa inyo ng mga ilang minuto po, inshallah ta'ala. Then after that ay titingnan natin kung ano po ang significance or essence ng Ramadan na to doon po sa pinopromote natin, no? Pinopromote ng Chief Minister, Honorable Ahud Balawag Ibrahim, na kung saan ay itong tinatawag na moral governance. So titingnan po natin kung meron bang kaugnayan or merong relation itong tinatawag na Ramadan or month of Ramadan, Shahru Ramadan, dito po sa pagsusulong po ng moral governance sa BARMM. And then pangatlo po na inaasahan natin na mapag-usapan ngayon ay kung ano po yung role ng itong buwan ng Ramadan. Ano po yung magiging parte ng Ramadan doon po sa pagde-develop ng tinatawag nating moral governance po sa BARMM. And then siguro bilang panghuli, inshallah, at bago natin tatapusin ay titingnan natin kung ano po yung mga values na pwede nating maaral, makukuha nito sa Ramadan na to, na kung saan yun po yung magiging sanhi, na
madidevelop po yung tinatawag natin na moral governance mula sa sarili and then papunta po tungo doon sa mga institution po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, inshallah ta'ala. So, kung kaya't mga kabangsamoro namin, sisimulan po natin yung konting understanding po. Actually, ito po ay magiging baliktanaw na lang din po dahil 11 months na po ang nakaraan bago itong nakaraan na Ramadan at ngayon po ay paparating naman po. Hopefully, inshallah, tomorrow or the other day ay magsisimula po yung fasting po natin. So, unang-una po ay para po sa kabataan natin lahat ay itong Ramadan or fasting na tinatawag sa wika ng Quran ay Saum. Saum ay unang-una ay ito po ay fardu ain sa lahat ng mga Muslim po. So, ibig sabihin ng fardu ain po ay lahat ng Muslim ay dapat magsagawa ng tinatawag nating pag-aayuno or itong saum na ito sa itong mataon sa buwan ng Ramadan. Bawat Muslim, ibig sabihin ay Muslim na babae at Muslim na lalaki ay dapat ay mag-ayuno sa buwan na ito. Yan po yung tinatawag natin na saum. At ngunit, meron na rin din pong some exception po doon sa ayon po sa ating research ay there are some exception in terms of doing the Ramadan, no? Unang-una po ay yung traveler po ay pwede siyang hindi naman po exempted pero the time na kung saan ay nasa travel po siya ay pwede po siya pinayagan po siya, pinahintulutan po siya ng Islam na kung saan ay ipagpaliban mo na yung kanyang fasting, no? Pagpapaliban meaning ay pag dumating na siya sa place of origin ay yun po ay papalitan niya, no? Ibig sabihin ay mag-aayuno pa rin siya. Pangalawa po ay yung may sakit, no? Yung may sakit lalo na po na may advice ang isang doktor na Muslim na ang isang tao na hindi siya pwedeng magpa-fasting dahil baka magkakaroon ng mas lalala yung kanyang sakit. So, yun po ay pwede na rin po ipagpaliban ng sakit. Subalit pag ang sakit niya ay nagiging magaling na, ay papalitan din po niya yung Ramadan na kanya pong naumit. And then, of course, yung mga anak natin, yung mga bata, no, na hindi pa dumating sa tamang gulang, yan po ay puberty age, no? So, bago po siya magka-puberty age, ay hindi po siya required na magpa-fasting. However, yung ibang mga kabataan natin ay kahit hindi pa dumating sa tinatawag na puberty age ay sinasanay na po ng ating mga magulang. So, yun po ay maaari din, subalit yun po ay hindi sa pilitan, no? So, pag ang isang bata ay hindi siya nakapag-ayuno, unless kung siya po ay umabot na po sa hustong gulang, ay hindi po siya sa pilitang pinapagawa ng pag-aayuno or pagpa-fasting. And then ganun din po yung ating mga kababaihan po na kung saan ay buntis po, no? Lalo-lalo na kung sila po ay pinapayuan ng doktor na hindi magpagutom ay yung mga kababaihan nating mga buntis, lalong-lalo pati rin po yung nagkakaroon po ng monthly period ay yun po yung mga exempted or magpapaliban po ng buwan ng Ramadan. Subalit after the Ramadan, pag lahat po yun, I mean, after ng mga exceptions na yun, halimbawa kung traveler ka, nakauwi ka na, kung nagkasakit ka, malakas ka na, pag ikaw ay bata at dumating ka na sa puberty age, and then yung babae na buntis nang pagkatapos ay nanganak, or yung meron pong buwan ng dalaw, no? So pag lahat po yun ay nawala ay yun po ay kanya rin po ng masukwa na po jambian nimo na papalitan din niya yung kaniyang Ramadan. Itong Ramadan na to ay meron po siyang tatlong arkan, meaning pillar, no? Unang-una po ay niya, no? So ngayon pa lang ay magniyat na tayo
Dahil yan po yung unang-unang arkan, no? Meaning pillars ng itong pagpapractice po ng saum, no? Na tinatawag natin, no? So ibig sabihin ay ang unang-una po ay niya, sabihin ikaw po ay mag-intention, ha? Yung nasa sa masa sa isip mo or nasa sa puso mo na ikaw po ay magpapractice ng pag-aayo, no, no? Ng tatlong araw, 30 araw, I mean, ha? Sa buwan ng Ramadan. Pangalawa po na pillar ng itong pagpapasting na to, itong saum na to ay abstinence from food. Ibig sabihin, ikaw po ay hindi kakain, no? Hindi rin iinom at hindi rin po magkakaroon ng doon po sa may mga asawa na mga kababaihan o kalalakihan ay hindi po pwede magkakaroon ng sexual intercourse during the day of Ramadan, no? Pag ikaw po ay nagpapasting. So, yun po yung tinatawag na al-imsak, which is pangalawang haligi po, pangalawang arkan po ng itong tinatawag natin na buwan ng pag-aayuno, or yung saum. Pangatlo na essential arkan ng saum ay itong tinatawag na azaman, meaning azaman ay the time frame, time frame. So ibig sabihin ay mayroong kaukulang araw or oras, no? From kung halimbawa itong from azar, from fajar, I mean, the dawn. And then of course until the ano, no? Ghurubus shams, meaning sunset. Sabihin ay from the dawn up to the sunset, yun po yung time frame na tinatawag na saum, no? Ibig sabihin, pag ikaw ay nagpa-practice nitong saum na ito, ay pag ginawa mo na halimbawa, ikaw nga ay nagsahur. And then pagkatapos ay ikaw naman ay tumigil pagdating ng lunchtime. So hindi po 'yon ano. Ibig sabihin hindi mo nabit yung time frame na tinatawag, no? Ibig sabihin yung tinatawag na azaman. So yan po yung pangatlong essential, or three essentials of the saum, pagpapasting. Ay yun nga, unang-una ay niya, al-imsak, and of course yung azaman. So pangatlo po na dapat din natin na malaman itong buwan ng Ramadan na to ay doon po sa ano, doon sa itong Ramadan na to ay napakalang bagay na malaman natin na itong Ramadan na ito ay this is the month of the Quran, ha? Isabihin na itong buwan na to ay masyadong mahalaga, ha? Napakahalaga po sa atin mga Muslim, upang atin pong bigyan ng pagpapahalaga. Hindi po ibig sabihin na doon lang po natin pahalaga ng Quran tuwing Ramadan. Ngunit itong buwan ng Ramadan na to ay dapat natin pakatandaan na ito po ay buwan ng Quran. Kung meron tayong mga tinatawag na nutrition month, kung meron tayong mga tinatawag na women's month, kung meron tayong tinatawag na ano pa man mga month dyan, no? History months, itong nakaraan, itong March na to ay tinatawag natin sa BARMM na month of history, no? So ibig sabihin pagdiriwang, pag-aalala, paggunita sa history ng Bangsa Moro, itong from the day 1 up to this ano last day of the month of March ay tinatawag natin na month of the Bangsa Moro history. So sa ngayon po, itong susunod na buwan, start ito nung inshallah taala, pag makita ang buwan ngayon ay magsisimula tayo bukas ng fasting, ay ito po yung tinatawag na month of Ramadan, ha? So kaya itong Sahru Ramadan na to ay tinatawag siya na the month of the Quran, meaning Sahru Quran, ha? Meaning itong buwan na to ay kung sinisilebrate natin yung iba pang mga months na yan po ay ginawa lang ng tao, halimbawa yung Women's Month, yan po ay ginawa lang din, no, ng tao yung mga month na yan, or ano pa mga month na sinisilebrate natin, Nutrition Month and any other months, how much more itong paparating po na month of the Quran, which is the month of Ramadan. Ramadan is the month of the Quran, na kung saan ang kasama po sa mga ini-encourage na dapat magawa ng isang Muslim ay
magbabasa po siya ng Quran at kung ito ay makaya niya ay sa buwan ng Ramadan na to ay inshallah taala ay matapos niyang basahin yung Quran from cover to cover dahil isa po yun sa mga gawain na kung saan ay pag-aalala sa buwan ng Quran sa Harul Quran. Pangalawa po mga kabangsamoro ay itong buwan ng Ramadan na ito ay sa moral side po ay napaka-importante din po na pag-usapan po natin ang moral side at doon din po natin maikukonek itong tinatawag natin na moral governance. Kung ano po yung moral side of the Quran is very important in understanding or in realizations itong tinatawag natin na moral governance. Subalit mga kabangsamoro, bago po natin ipagpatuloy ito ay magpapalipas muna tayo ng isang minuto. Huwag po kayong alis dyan, babalikan po namin kayo. Applause for our unity and all our efforts and blissful and meaningful third founding anniversary Bangsamoro. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back mga kabangsamoro natin at patuloy po yung usapin po natin sa essence of the month of Ramadan in the realization of moral governance in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So doon po tayo na-stop kanina mga kabangsamoro doon sa usapin po ng moral side ng itong buwan ng Ramadan kung saan dito po natin i-coconnect yung usapin po natin sa moral governance in Salata. Unang-una po na mahalagang bagay na dapat unawain ng isang Muslim kung ano po yung moral side po na naituturo nitong tinatawag na ng buwan ng Ramadan na kung saan ay ang mga practice natin dyan ay kasama po yung pinag-usapan natin kanina na pagtitimpi or pag-aayuno, no? Unang-una po ay itong month of Ramadan na to ay on the moral side ay ang napakahalagang bagay na na ituturo, no? Ibig sabihin ay tinuturo nitong buwan ng Ramadan na to ay ang isang taong Muslim na nag-aayuno or nagpa-fasting, nagsasawm, siya po ay parang siya po ay dinidiscourage po na magkaroon po ng pagsisinungaling, no? Meaning abstaining from lying, no? So yun po yung napakahalaga po sa buwan ng Ramadan dahil ay isang Muslim po, no? Sinabi natin kanina na pagka ikaw ay nagpa-fasting, pag ikaw ay nagsasawm, no? Nag-practice ng sawm, aside from doon sa niya, al-imsak, ajaman, ang isang Muslim po ay pinapayuhan din po na siya po ay iiwan niya po yung tinatawag na pagsisinungaling. Ibig sabihin ay hindi naman na ibig sabihin ito ay pag hindi na Ramadan ay ikaw po ay pwede nang magsinungaling. Ngunit sa buwan ng Ramadan, ang isang Muslim po ay pinapayuhan na wag po mag-practice ng ano, na kahit papaano ay yung practicing of lying, yung pagsisinungaling po. At kapag isang Muslim ay yun po yung kanyang ginagawa, pag nagpapasing nga, ngunit nandyan pa rin yung mga sinasabi niyang hindi totoo, no? Yung mga sinasabi niyang hindi katotohanan, yung fasting niya po ay magiging useless po, no? Yung kanyang fasting po ay parang magkakaroon ng lamat, no?
yung kanyang tinatawag na fasting at kasama pa dyan yung dapat na i-abstain din ng isang Muslim during the fasting ay yung tinatawag na yung gossip, no, yung malicious gossip, no, yun bang tinatawag natin na malicious gossip yung parang ano ba yung nagkakaroon ka ng hindi mabuting pag-iisip, no, yun bang malisyosong pag-iisip, malisyosong pakiramdam, no? So yun po ay dapat po tanggalin ng isang taong Muslim pag ikaw po ay nasa buwan ng month of Ramadan, at lalong-lalo na rin, no, pag kahit hindi po buwan ng Ramadan ay ang isang Muslim po ay pinapayuhan din na kung ikaw ay nakapagpigil ng gossiping, nakapagpigil ng lying during the month of Ramadan ay nasisiguro din natin, matitiyag din po natin na yun po ay kaya mo pa rin pipigilan yun throughout, ibig sabihin ay throughout the rest of the months, in the months of Ramadan. And then aside from that, ay ang isang Muslim din po during the month of Ramadan ay siya po ay pinapayuhan na pipigil doon sa pagkakaroon ng away. Ibig sabihin yung pag-aaway, no? In fact, kapag merong isang tao naghahamon sa iyo ng pag-aaway, ang sasabihin mo lang ay, ako po ay nagpa-fasting. Ibig sabihin, yun po yung magpipigil sa ating sarili na hindi po makapasok, no? Hindi po makagawa ng kung saan ay maaring ikasira po ng ating Ramadan. At yun po, yung tulad ng nabanggit natin, yung kasinungalingan or pagsisinungaling, yung malicious na gossiping, and then of course yung quarreling, pag-aaway, yan po ay pinapayo sa isang Muslim na hindi dapat magawa during the time of Ramadan. And then of course, lalong-lalo na po doon sa mga trivial na issues, yung mga issues na kung saan mga nonsense, ha? Asyapan sa basa na maginanong yun, so mga bitiyan to da mga tapakin. Ha? Bitiya da tapakin, bitiya asya wukad tatawan, labi na namin ka bitiya kebutan, labi na namin ka bitiya makalibak ka, sa paman na malibak ka, superang ka, na rangon ng tuba na ipinagbabawal during that month of Ramadan. Or ikaw po ay nasa buwan ng pag-aayuno. At yan din po ay pinagbabawal din even after Ramadan. Kung saan tayo po na mga Muslim, itong buwan ng Ramadan na to, itong month of fasting na to, tayo po ay sinasanay na yung mga nasabi natin kanina, yung on the moral side of the fasting of the month of Ramadan, ikaw po ay sinasanay na hindi mo gagawin yon, no? Yung pagsisinungaling na yon, yung malicious gossip na yon, yung quarreling na yon, at pati din rin doon po sa mga trivial nonsense, no? Ibig sabihin niyo, so daan to mga tapakin, mga bitiyala. So ito po yung nasa moral side po ng tinatawag natin na ng moral governance. So pag ito ay i-connect po natin doon sa tinatawag nating moral governance, pag ikaw ay pag sa buwan ng Ramadan, pag napigilan mo yung sarili mo na hindi ka magsinungaling, ganun na rin po, in the delivery of the services of the government, hindi mo kayang magsinungaling at hindi mo kayang kung saan ay magsabi ng hindi totoo, or gumawa ng hindi tama, pag ikaw po ay nasa larangan ng gobyerno, or nasa pamamahala ng isang opisina or gobyerno ng pamahalaan. So lahat po noon ay magagamit natin yung mga ano na yon, yung moral side po na tinuturo ng buwan ng Ramadan, pag tayo po ay nagpa-practice po ng fasting sa buwan na to, no? And then pangalawa po, mga bangsa moro natin ay itong Ramadan na to, pag pinag-uusapan natin yung essence of Ramadan ay hindi lang po doon sa moral side na yon, kundi meron din po siyang social side, ha? Itong moral governance to. And then aside from social side ay even spiritual side ay nai-emphasize din dito sa Ramadan. So napakaganda po. Ibig sabihin itong tinatawag natin na saum, itong tinatawag natin na pagpapasting ay hindi lang ito pang-spiritual, ha? Bagkus ito po ay magagamit din ng isang Muslim upang kanya pong maiayos, no? Kanyang pong
magawa ng tama yung tinatawag nating the social aspect and including the moral aspect, lalong-lalo na po yung mga moral values na makukuha natin sa Ramadan at mamaya tatalakayin natin yan. Then sa buwan ng Ramadan na to ay yung mga kababayan natin, no, during this time the poor are given attention, no, itong buwan ng Ramadan na to ay napagbigyan po ng attention, ha, yung mga kababayan nating na mahihirap, no, tulad po ng ang attention na po na ito ay tulad po nung pagbibigay ng charity o ng kawanggawa, no, or tinatawag nating zakat, ha, zakatul fitr. Pati na rin ang zakatul amwal ay napakaganda po na magiging practice ng isang Muslim. Yung mga nagbibigay ng zakat every year ay mataon sa buwan na to, sa buwan ng Ramadan. At lalong-lalo na hindi pwede, na hindi natin magawa yung pagbibigay ng tinatawag nating zakatul fitr, which is charity. Na yan po ay isa po sa mahalagang bagay na dala-dala po ng Ramadan na to. No, so yung pagbibigay ng charity na yan, at yung pagbibigay ng charity na yan or yung tinatawag natin zakatul fitr or zakatul amwal, doon po ito na ibibigay doon sa mga kababayan nating mahihirap, no? So ang ibig sabihin ay isang tao or kung sasabihin natin ang gobyerno po ay pag ito po ay na-practice natin itong Ramadan na to, ito po yung magtuturo sa atin kung gaano kahalaga yung tinatawag nating ayuda. Ah, yung pinamimigay ng ating gobyerno ng gobyerno ng BARMM, na kung saan sila po ay nagsasagawa hindi lang po ng ready, hindi lang po the BARMM ready, hindi lang po yan, hindi lang po ng Project Tabang ng Office of the Chief Minister, kundi pati na rin po sa iba't ibang mga ministry ng BARMM, pati na rin po sa iba't ibang mga offices ng BARMM, pati na rin po yung mga kababayan nating mga MP. Sila din po ay nagpapaabot ng kung saan ay charity, doon sa ating mga kababayang mahihirap. Dahil itong Ramadan na to, dito natin po marirealize. Bakit? Dahil tayo po ay nagtitiis, nagtitimpi, hindi kumakain, hindi umiinom, sa buong araw ay nare-remind natin yung sarili natin kung gaano kahalaga itong pagkain para sa mga tao, no? So doon po natin napipil, kahit tayo po ay medyo nakakaahon sa buhay, yun bang kaya natin kumain kung anong gusto natin kainin, ngunit itong buwan na Ramadan na to, hindi ka pa kakainin at hindi ka pa inom, doon mo marirealize kung ikaw ay, kung hinahanap mo yung pagkain, lalong-lalo na rin po yung mga mahihirap na kung saan ay kailangan din nilang kumain, kailangan nilang uminom, at ngunit dahil po sa very limited po yung resources na nasa kanila, ang isang mayaman na Muslim ay ikaw po ay inutusan na kung saan ay magbibigay ng charity o ng kawanggawa, at kung i-elevate natin yon sa governmental level, ay yun na po yung sinasabi natin, yung ginagawa natin na pagbibigay ng mga ayuda o ano pa mang tulong doon sa mga nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno. And then doon din po itong buwan ng Ramadan na to, yung practicing of fasting, ay this will lead yung tinatawag natin na yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya, ay nagli-lead po yun sa tinatawag natin na neighborhood practice of tinatawag natin na hospitality. Bisabihin ng hospitality ay kapangalimuan ba sa basa at sa Maguindanao? Kapangalimuan ka ng mga pagubeta, no? So, siya, niya ba sa buwan na Ramadanan niya? Practice tanong gyud niya ba suskita no ang mga bangsa moro labi-labi rin sa mga Maguindanon na naarnan to na apiapansin do ba baga paska sa makajindu ka ka makasherin ka kanu pagubenen ka pama bagiluto ka sa sara na nanto apiaso sa bobo pagkarakin ka asa pagkashir ka umanisa baga pas sa makapabuka kay ginamasya iba sa kapapumbuka kaya baso ka papumbuka na para na ring reward noong nung taong nagpa-fasting. So napakalaki po. Yun po yung center po, center po ba developing during this time, the time of Ramadan ay nadidevelop yung attention natin sa mga mahihirap dahil lahat po halos ng ginagawa natin ay nakasentro po doon sa mga mahihirap, nung practice ng aside from charity ay yung subaya, kapapumbuka,
na yani manana na kwa na ga internalized. And then aside from that ay itong Ramadan na to ay or pagpapasting na to ay ang pinaka goal nito, pinaka aim, the aim of the fasting is to establish equality between, of course, the rich and the poor, no? As the rich experience hunger and learn to show respect and appreciate the less fortunate. Yani manana papagubay, papajika na. So, nyaba Ramadan, mantop Ramadan, ang buwan ng pag-aayuno ay ito po yung magiging dahilan kung papaano magkalapit ang relationship ng mga kababayan nating may kakayahan sa buhay at doon sa mga kababayan nating medyo kulang ang kakayahan sa buhay. Yan yung manaso, pagkatanong kawasan, nanuso pagkatanong miskinan, napakapadjik na sa niyaba, timpo na uwan-uwan, Ramadan. So number E, yan yung mana pinaka-essence, upadayong man niya, Ramadan. Namin kayo ikunikin ka siya sa moral governance na meto bomba. So gobyerno, ang ating pamahalan ay iisipin ang lahat kung papaano, katulad ng marching order ng ating chief minister na sabi niya, ilapit ang serbisyo ng bangsa moro government sa tao. At ganun din po ang MAFAR. Ha? Ganun din po ang marching order ng minister ng MAFAR, si Honorable Dr. Yacob, na sabi niya, ilapit din yung serbisyo ng MAFAR para sa tao. No? So, kung i-coconnect mo yan, this during the month of Ramadan, ay na-internalize mo kung paano magiging kung gagawin ng ating gobyerno yung lessons learned na makukuha natin dito sa Ramadan na to, pag maramdaman ng tao na yung serbisyo ng gobyerno ay papalapit sa kanila, hindi sila mahirapan mag-access ng resources ng gobyerno, ay mapapalapit yung loob ng tao doon sa ating gobyerno. Ganun na rin ang ating gobyerno dahil tayo po ay tinuruturuan ng Ramadan, ng pagtitiis, ng hirap, na hindi kumain, ng hirap, na hindi uminom, may isip natin lagi. Ha? Tayo po ng mga civil servant, na may isip natin kung paano po natin ilapit yung serbisyo sa tao. No? Kung paano natin maipalapit, no? Yung tinatawag nating serbisyo para sa maraming tao. So kung kaya't mga kabangsamuro natin, mai-internalize natin kung gaano po kahalaga itong serbisyo ng gobyerno para sa tao, at ma-internalize din ng tao natin, yung lalo-lalo na po sa mga maralitang bangsamuro, kung gaano din kahalaga po ang gobyerno para sa kanila. Mga kabangsamuro natin, babalikan na namin kayo pagkalipas ng isang minuto. Road to Moral Governance! Ngayon, kamamartya para ngayon, kanapagpong gobyerno ng bangsamuro. Ito'y tumutukoy sa mga patakaran, tuwid, at proseso na ganap na naayon sa prinsipyo ng lubos na pagtatalaga, debosyon, katapatan, justisya, at integridad. Road to Moral Governance! Ngayon, kamamartya para ngayon, kanapagpong gobyerno ng bangsamuro. Hindi mo ang bawat nasasakupan na magsilpi ng patas sa tapat na walang halong katiwalian. Road to Moral Governance! Yanan ka ng mapya para ngayon kanukapong gobyerno ng Bangsamoro. Handog sa inyo mula sa tanggapan ni Bangsamoro Parliament Member Mohammad S. Yacob na naglalayong upang maipahatid ang tamang kaalaman tungkol sa pangangasiwa ng gobyernong Bangsamoro. Road to Moral Governance! Welcome back mga kabangsamuro natin sa ating episode, no? Yun po, doon po tayo na-stop kanina po sa pinaka-aim po ng month of Ramadan. So, bago po natin ipagpatuloy doon sa mga values at sa karul ng fasting na to sa pagkakaroon ng moral governance, ay meron po tayong babanggitin na isang aya po, isang talata sa Quran na kung saan ito po yung magpapatunay doon sa mga sinasabi nating una kanina. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabi ng Allah, O you believe, observing saum, as saum, meaning yun na yung pagpapasting, no? As it was prescribed for you, as it was prescribed for those before you. Ibig sabihin, malalaman natin ito na hindi lang pala yung
mga Muslim sa ngayon ang prescribe nitong pagpapasni na to, bagkus pati yung mga nauna sa inyo. Ibig sabihin na may mga taong nauna pa sa Propeta Muhammad SAW. Mga taong nauna pa doon sa mga sahaba, sa kumpenyo ng Propeta Muhammad SAW. May mga propeta ng Diyos, propeta ng Panginoon, na kung saan nauna pa sa Propeta Muhammad SAW. So kung saan itong fasting na to, itong pagpapractice ng pag-aayuno na to ay pati rin po yung mga naunang tao po ay inutusan din po na magkakaroon ng fasting, no? So ibig sabihin ay hindi lang po tayo na mga tinatawag na mga Muslim ang inutusan itong pagpapasting sa buwan ng Ramadan. So dahil dito mga kabangsamuro natin ay titingnan natin kung ano naman yung magiging role nitong Ramadan doon po sa pagde-develop natin ng moral governance. Dahil yan po yung sentro ng ating usapin po. Kung paano po makatulong yung Ramadan na to doon po sa isinusulong ng ng pamahalang ng BARMM na kung saan magkakaroon po tayo ng moral governance. So unang-una po ay ang pinaka-role po nito ay magkakaroon po tayo ng itong Ramadan na to ay it imbues mankind with a genuine virtue of effective devotion. Kung atin pong maalaala ay nasa ano po yan, no? Nasa definition po ng moral governance natin ito, no? Sabi na, ulitin ko, itong buwan ng Ramadan na to ay it imbues mankind with a genuine virtue of effective devotion, honest, dedication and closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. So kung atin pong babalikan itong unang-unang role po ng Ramadan na to ay kung atin pong babalikan yung definition ng moral governance na tinalakay natin noon pang nakarang taon ay sabi ay the moral governance is refers to the set of rules, practices and processes completely devoid of all the evils of graft and corruption and explicitly driven by the moral principles of utmost dedication. Nandun na po, dedication. Devotion, nandun na rin po. Then honesty, nandun na rin, no? And of course, ang wala dito ay itong justice and integrity. Ngunit kung tayo po, na-practice po natin itong dedication, devotion, and honesty, which is yan po yung kasama po sa magiging, magiging katuruan ng itong Ramadan na to ay magkakaroon po tayo ng justice and then of course integrity. So nakikita po natin yan na kung saan ay eksakto po na itong rules of Ramadan na to hindi lang po ito para sa Muslim kundi sa mankind, no? Yun na nga, yun sa sangkatauhan, no? Kung ating titingnan ay even in the medical perspective, titingnan natin na yung mga doctors natin, pag ikaw ay mag-undergo ng certain examination, ay ikaw po ay inuutusan po na mag-aayuno. Hindi ka muna kakain unless magkakaroon ka ng after the yung a certain na medical test na ibibigay sa iyo. So talagang coincide po yung tinatawag natin na role ng Ramadan sa pag-develop ng moral governance doon po sa definition ng moral governance po na makikita po natin sa Bangsamoro Administrative Code. Pangalawa po na role ng Ramadan ay it enables mankind to master the art of mature adaptability and self-control. Yun na, yung self-control, yun na yung pinag-usapan natin kanina. Yung pagsisinungaling, yung gossiping, yung quarreling, and of course, yung mga trivial nonsense. So, makukontrol po natin yan, no? Pag ikaw ay nagpapasting, may isip na kung gagawin ko naman lang nito, sayang lang yung fasting ko. So pag yan ay nagawa natin, hindi natin pag natayo ay nasanay itong art of tinatawag natin na mature adaptability and self-control ay hindi natin magawa yung mga pinagbabawal ng gobyerno. Hindi natin magawa yung mga bagay na kung saan ay maaring ikakasira ng tiwala ng taong bayan, maaring ikasira nung credibility mo bilang isang government employee o bilang isang government officials. Pangatlo po na role nitong Ramadan na to ay it builds mankind a discipline and healthy survival. Discipline. So ibig sabihin
Jimbuantor mo dyan bebero maginan. Yanin man na, na Ramadanan yan na pagkapamando ka ng manusia, sa pagdaunan to, kadisiplina. Yanin man ay kadisiplina na konot sa atuan. Yanin man ay konot sa atuan, namin ka siya sa atuan na agama, na konot sa kanuang unong kasuguan ng agama. Amin ka siya mitihan sa gubil, no? Na na so kasuguan atawa kasuatuan atawa kasu mga policies sa inibataro gobyerno na naisita na kunutan no isa ataw a Muslim. Ha? Kaya ni man ang tuwi padaunan to a discipline. Ang kaming ka da-disiplinan ka, e na science o Ramadan ka. Na upama, kaya ni kang guan. Ha? Ya ipadyugo na, yan ka kapadyol na napama alas 4. Ha? Na naisita na di ka mo man atawag jabang. Na yan kang guan na sakali ka jol. Ha? Na na ya meto na uli anak katawa jabang pan nadaran kini matali masupuasan ka so meto pumaming ka siya ka sa gobyerno pama pama kaya ka kang gobyerno nga baka nang kas mangini sa pala gobyerno e nanana pama nanaran nanto na suka pong gobyerno nang kanadi makanguna yani manana kajawa pang ka kabinasa ng gobyerno namin ka mabinasa sa gobyerno na mabinasa un sumaraka tao amin ka mabinasa sumaraka tao na binasa no maraka tao un mamuso gobyerno so yani manana arnin to ifekin siya sa kanu tao yani manana pong gobyerno and then aside from discipline apakapamando na Ramadan niya na supodayon nanto healthy survival yani manana healthy survival niya na na upama na mapamando ka sa apyangin na nikapagaguta man ka na di nang kamatika kaman pagganan na pengay kasarapin apya halal bun sa kanin na di ka pagkatika pagkan halal sa kanin kakanan ang kapinanag ko di nang kagatika pagkan o na nameto bun mamambo pama siya sa gobyerno e na di nang kamatika kaman katawan ka ni kanaka na di nang kamatika kamo ang kagina nga apya ang yandani pama na karakya kuta karakya noron sa nakwan o di kanaka di nang kamatika kagina sabab sa napamando ka no Ramadan sa pagdaunan to a healthy survival. Yami ito na na yan ang kabumatika kaman ang dosu halal. Yan ato kaya ang kabumatika kaman na pamana mo masutimpuan to a yami ito na na sinugutan ka rin sa pamana kakan at tawa kakapaguyag. So namba sa mana mga bangsa moro upama pagdaunan to a role o pagdaun a Ramadan siya sa kanuka pandevelop sa moral governance niya apodayon tanu moral governance niya ipopromote tanu siya sa kanwikita no gobyerno niya rin siya moli abitiyata no mga kabangsa moro na kung ano yung mga values na natutunan natin values na kung saan ay dito natin natutunan sa buwan ng Ramadan and then yung mga values na yon ay yun po yung magiging sanhi yun po yung magiging dahilan na kung paano natin madidevelop yung moral governance una sa ating mga sarili. Kasi you cannot make your government a moral unless you can make yourself a moral person. No? Ibig sabihin, you can develop yourself morally upright. No? Kung saan ay magiging morally upright ka, ay susunod na din yung gobyerno na kung saan ay ipinagkatiwala sa iyo. Unang-una po na nadidevelop nitong month of Ramadan na to sa panahon ng Ramadan na to itong doon sa ayat din na pinag-usapan natin kanina na nabanggit natin kanina yung kutiba alaykum siyam kama kutiba alala din namin kamli kung laallakum tattakun meaning piety, meaning takwa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po yung una-unang nadidevelop po. At kung atin pong matandaan yung pag-guest natin sa isa po sa mga officials ng Development Academy of the Bangsamoro, sila po yung inatasan ng BARMM Government na mag-draft ng elements of moral governance at nabanggit sa atin, although hindi na binanggit lahat dahil hindi pa po yun na-approve ng ating Chief Minister, ngunit halos lahat po common doon sa mga tinanong nila na kung saan mapamusliman yan o hindi Muslim, pati ng mga IP, ay almost common po yung paniniwala, yung pananaw na itong moral governance na to ay one of the element ay yung sinasabi nating pagkatakot sa Panginoon. So, in which itong Ramadan na to, yan po yung unang-unang nadidevelop na values itong buwan ng Ramadan na to, yung sinasabi nating at tinatawag natin na la'allakum tattakun, ibig sabihin pagkatakot sa Allah. So very coincide with the kind of moral governance, the elements of moral governance
which was promoted by the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And then una pangalawa po na values po na nakakreate nitong Ramadan na to ay yung tinatawag natin na ikhlas or sincerity. Sincerity. Kaya na urikin na mo ikhlas ito sa kapupuasanin na kapag kaya yame ito na mamagana ka sa kakanan ka. Kapag kaya mamagana ka sa kinaman ka. So, may ito pong ba? Upama ka di ma-apply sincerity siya sa kanuka pang gobyerno e nagkapag kayo ming kaarang pasunayan ni mana makapanago ka sa gobyerno na managko ka. Ugyara, ming ka ikhlas ka. Yame ito na na ma-developing kay values ba niya pagkapamando no Ramadan, pagkapamando no Saum, pagkapamando no fasting, na apiyami datamakape kuta din ng kamatika managkaw, ming ka kineka. Din ka matika kamo apya ketep, na din ka matika kamo. May ito mong baso fasting, may ito mong baso puasa, so pagkapamando ng puasa. Apya ngayon din karakyo paggan, again ka. Nanin sa karangan ka, dabong pakese ka, din ka matika kaman. Din ka man apya sulini, di ka mbuatan na lilini. Yapan ni kakanan ka na may ito mong ba, umadevelopin ito ba a values. Siya sa pagdayon tanong niya, a moral governance, ay values na nakapag-iklas, uuman ni isa ay imperyado, uuman ni isa ay officials, unya ba ang gobyerno tano sa gobyerno ng BARMM? E na, ito ba yan yung masampay? So, pwede yung banto a definition ng moral governance, eradication, ataw ka-complete, pwede yung nanto kapuna sa pwede yung nanto corruption. Na aming ka makapamuha so ka-ikhlas, may ka makapamuha so sincerity siya sa kanupusong o ang gegesa ato no gobyerno, pagkamay sa gobyerno, na no abag mo mamusukita no amarakya tao. Kagina niya na na, pagkunin, may ito masabi, tiyan tanto kagina. Magigyan sa marakya tao, nandun sa gobyerno, na naisita, makajik na. Sa, yan yung nandun kajik na, yan mapromota kagkapya. Ang kaming kaya mo, magigyan ito na gobyerno, na nasa marakya tao, di mag-iklas. O na di mo masampay moral governance. Nandun ka di masampay. Upama, iklas ako na limapar, sa kabangangya sa kayangon na kasangkapan na taliawida. Na naugyara sa babsa, yan nakakwa ang mga taliawida, di kinayiklas, e na arnan to na yudaman sa bunigas, ibuhin niya sa kanya ng mga uni, ibuhin niya sa kanya ng mga duti, ibuhin niya sa kanya ng mga abuno, e na arnan to mabasa. Sa babsa, di kinayiklas o tao abuhingan. So yan naman na umalisa na magikasa. So gobyerno, nanusumaraka tao, nanesita na na, maaaring ipadayon to sincerity, anya ba ikapad jaga-develop. Apadayon ba niya kapupwasa, itong pasti na to ay nadidevelop yung tinatawag natin sincerity pag ginawa natin ng kusang ano, I mean, tagus sa puso yung pagsasagawa natin nitong pagpapasin na itong pag-aayuno na to. Pangalawa po, at pangatlo, na values po na nadidevelop nitong Ramadan na to ay values of patience. Yun na nga, masyado kang pasensyo dahil kahit wala kang kasama, talagang ikaw ay masok na pagkajabay ka sa di ka makakan. Gajabayanin kay gutom man to ayan yung managagaraman ka. Gajabayanin ka. Gajabayanin ka ay arin tao makasamu na apya pwesanan ko isuntukong kanipa na di ka matujunto ka. Pagkajabay ka. Ipamando na rabananin to. Na may ito momento siya sa kapang gobyerno. Mapamando ka sa kasabay. Katig. Sa piyangin na ni daw na to sa ikak. Kinayatabi at ito man yung marak na na masukurin sa sabar. Wira sa sabar di masukur. Yang una diwan tu kasuku na na patagetabin tu papatek na nanto na nasugang asuku wanto na napadeun namun mambu kada masukana na nasukur ba ugiran tu ba na mana pun suka deun ang lisan tu you cannot please everybody yani manan na din ka masuwati nga gesa tiangin panar di masuku na metu masuku pung gobyerno jabay ka korin ka jabayan na nanto kasakitan ng kasutonan ka ananto mapamagigis ang kasutonan ka arnanto na yani manan na mapamagas ang kasutonan ka, amin ka, arantonan ka amayo pasaway. Na namito mong ba, maka-aprevo ni patience ba niya, agakwa siya sa kanu Ramadan, siya sa kanu kapangguhan sa pagdewan to, moral governance, kaudi ka ba jabay, e na arnanto na namito ba, kapamanuan ang kasutonan, may ngar na di kasukuli ka no. So, namba sa mana, ipamana na ikatiwa niya agakwa tanu, values, moral values, siya sa pagdewan niya, uwan-uwan na Ramadan, mapakay ang makadevelop sa pagdayon tanong to moral governance. Ikapat, yami ito na na values sa gagawa siya sa Ramadan na pagdayon na niya adaptability. Adaptability, yan yung manana na may muka maka-adapt. Nga ba na, yato na layaman sa nakaremen man sa niya, pagkanta no sa timpo na may umag. Sa magigyan, yan yung manap, breakfast ka, balance ka,
Nari din pa ni dinner anang ka. Yan mana, api adik na wong Ramadan. Na namagabi mo ni kapagana tau. Uli anang magribi pinakamapanay. So, ari din pa na ugera. Breakfast ba nan, na ikang kagasarin. So, uki to kapagana ng kanalayaman ng kasakano, na kasapuunggo, dua a uan-uan. Ugera na na, uli anang mento ba, na na pama na na gasambian so to be pertahun to adaptability so mapake mo nito ma-adapt no? Siya sa kano pama na siya sa kano gobyerno ika lima niya gakwata no values siya sa Ramadan mapake maka-develop sa moral governance na pertahun tano na na pertahun niya apis eh? Kamitur mas abitiyata no to kagina no na abitiyata no api arong pamanggatya ka juntuk ka api arong manggatya ka timbak ka atau karmangga cha kamarimbo na tinggal di aku bagato ng kagino pupuasa ko na na meto pumba siya sa kanu ka pangguberno atau ka abi-abi no pamana siya sa ka pangguberno sa yani manana nesita na su pangguberno na na dikina tagukagan su pangguberno na dikina makasamu su pangguberno na yani man dikina tamagasan ko mamagas na makabinasa ka pama pangguberno karen aran sundayo nung ka aran pulis nung ka ranguna na aran resources nung ka no mingka kasamukan na marakli to mabinasa nung ka. Arnan tu na peru-peru pun na makapaymate ka, makapabunuh ka, na di bentuk kepakaian iba mandu nu Ramadan. Ika lima niya, atau ka ika nem, kekuatan moral values sa Ramadan niya, na pedeuna niya kadisiplina, disiplin. Siya sa timpu na uwe nu Ramadan, santu be pedeuna tu kadisiplin, yang unu nalayaman ka, na yam itu na timpu na uwe nu Ramadan, na gasalin itu ba. Piasu halal pun, kanu kena timpu nu uwe nu Ramadan, na mingka gomas uwe nu Ramadan na gawalia haram. Metur masa mga pagganan tu, na igan tu, na napagita na mga magbanamba, na haram kanu tau, inisapoy kanu tau, iitatsin. Api apang kayuman ng kabun? Na na haram pun yani mana, na na dugan ng kato, kaubin ng ka, sa tanu timpu na mga maga uwe nu Ramadan. Na yani mana, bamanung ka sa namba, sa piyari ka na uwe nu Ramadan, na nanesita na na, pamana na makwana disiplina ka sa apiasu ka uman kay pajapo seka ena yan ka pamatikeri kinan ka uma yan ka pamatikeri pamana mga girlfriend ka upama and then last na niya value sa pagkapamando na Ramadan niya na pateo na niya health na atawa ka healthy lifestyle ay pamando no uwan no Ramadan and so yani manana marakli ka kwasi aguna apias mga medical no mga medical doctors na tinalima ni dan i uwan-uwan na Ramadan na yan man isa niya gamot. Na abi-abi rin so hadis Rasulullah sallam ang ka pamana Ramadan na na gamot ta kinino pamana siya sa kinina kitabon ang so niya ba uwan-uwan na Ramadan. Kina kami ito mga bangsa moro na niyarin ba i upama na na nakangin namin sa ikano bitya na uwan-uwan na Ramadan na pakomo sa kita no uli kina na mag na namisin daw insya Allah na na-internalize tanong niya ba? Sa yam ito na yan namin kinunasan niya, labi-abi rin so mga taga-para namin siya sa gobyerno, apakakinag ganun niya bitiya namin, na at least sa kakwayan tanong sa pangagi. Apianan ka sa Europa opisina nang ka, kapupwasa ka, na ma-internalize ka, iso niya ba akapupwasa, so niya ba apasting, nagkakwayan ka sa guna, siya sa kanong kapupromotan ka, siya sa kanong kapanggawakan ka, sa pamanan na moral governance niya, kasuguan no paman na leader tano, kasuguan no chief minister, uman isa, manggebekin, siya sa kanuikanin, yan may ito nakapapadagoy sa kanu gobyerno. So, niya ba, alhamdulillah, na-cover tano, so kahanda, na-abitamin sa kanu, yan may ito na so understanding sa Ramadan, nakangin namin sa kanu, hingga na significance of Ramadan, sa kanu moral governance, sa ipapromote tano, nanunginganin, role of Ramadan, siya sa kanu kapendevelop sa moral governance nanunulid nanto ng bitiyata no na naso so values agakwa pagkapamando no Ramadan ang mabalinto ang moseta no siya sa kanu kapubrumota no sa moral governance siya sa bangsa moro autonomous region in Muslim Mindanao kaya ginakamay ito mga bangsa moro na nasya namin mo ba ayatan so niya ba abitiyan namin tsukuran namin suang unong mga viewers sa mayaba ade pa liyo nanuyodo po BARMM sa kanunya ba kina patiko sa kanu kina bibitialeta no ari di bu aden na makwata no sa kanu nyaba abitiata no siya sa kanu kapupipiata no magijan so tono gobyerno na no sumarake tao sa mga bangsa moro na makapanggayata no sa yame to na pamana pangagi sa kanunya ba goma uwan-uwan Ramadan ari di bu ganda no Allah Taala sa bagay mangiginawa sa kanunya ba kapasilebreta no atau kakapasting tano ay na kami ito na siya tanong butamanan, so niya ba episode na no,
Subhanakallahu hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Road to Moral Governance. Ngayon, kanong mapya para ngayon, kanong pagpunggobyerno ni Bang Samor. Ito'y tumutukoy sa mga patakaran, gawin at proseso na ganap na naayon sa prinsipyo ng lubos sa pagtatalaga, debosyon, katapatan, justisya at integridad. Road to Moral Governance. Ngayon, kanong mapya para ngayon, kanong pagpunggobyerno ni Bang Samor. Tinihimok ang bawat nasasakupan na magsilbi ng patas at tapat na walang halong katiwalian. Road to Moral Governance! Layan ka ng mapya para ngayon ka ng kapanggobyerno ng Bang Samoro. Handog sa inyo mula sa tanggapan ni Bang Samoro Parliament Member Mohammad S. Yacob na naglalayong upang maipahatid ang tamang kaalaman tungkol sa pangangasiwa ng gobyernong Bang Samoro. Road to Moral Governance!